Mula sa mga tindang pamasko, mga pinaniniwala ang pampaswerte naman ang nagsulputan sa Divisoria, Maynila, 5 araw bago ang pagsalubong sa bagong taon. Kasama riyan ang pampaingay na turotot na simula raw bukas, inaasahan tataas na ang presyo. May inaabis rin mga illegal na paninda gaya ng mga paputok. At laging una ka sa balita ni Tina Panganiban Perez. Lantaran ng bentahan ng mga ilegal na paputok sa Tabora Street, Divisoria, Maynila, nakadisplay ang mga bawang 5-star, piccolo, plapla at iba pang bawal na paputok sa iba't ibang tindahan kahit patuloy-tuloy ang monitoring at operasyon ng pulisya kontra mga ilegal na paputok. Nang nalaman ito ng Manila Police Station 11, agad silang nagpapunta ng mga tauhan. Umaapaw ang isang malaking kahon sa mga ilegal na paputok na nakumpiska sa iba't ibang tindahan. Continuous monitoring kami. If ever po na merong reported sa amin ng mga ganon, immediately po, ina-actionan po namin kagad yon. And we make sure na makakasuhan po sila kung sakaling wala silang permit. Ayon sa Station 11, sa kabuuan, tahimik ang Divisoria, bagamat may mga nagpunta sa Divisoria ng Pasko para mamili at kumain, napakaliit ng bilang kumpara sa Dagsa noong Biyernes. Sa ngayon, ma'am, talagang napakanipis po ng crowd natin ngayon dito, no? Siguro mga more or less sa less than 10,000 lang po ang in and out dito sa Binondo ngayon. Marami sa mga nagpunta, mga pamilyang may kasamang mga bata. Binigyan ka ng pera. Hindi mo gagastusin? Gagastusin ko. Saan? Sa pagkain. May mga nagtitinda na rin ng mga bilog na prutas na simbolo raw ng kasaganaan sa bagong taon. Si Aling Gloria na makyaw ng 30 kilos. Dinadala ko lang sa ano? Katutubo at saka sa bilangguan. Sa kabila ng mga ganyan. Wala, matumal pa po. Sa 30-31 lang po. Ang malakas talaga. Matumal po. Itong lagas po pag binibenta namin, 20 lang ang 1/4. Ano po inaasahang lalakas? Mga 29-30 lang po, ma'am. Tataas pa po. Yung turoto, matumal ba rin talaga? Sabi ng mga nagtitinda, inaasahang tataas ang presyo ng mga paninda simula December 27 kung kailan inaasahan nilang magsisimulang mamili ang publiko para sa bagong taon. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. May paalala ang Department of Health para matulungan ang ating mga alagang hayop na posibleng matakot sa mga paputok sa bagong taon. Una, panatilihin sa loob ng bahay ang inyong fur babies para hindi sila tumakbo at makatakas dahil sa takot. Siguraduhin ligtas ang kanilang paligid o ipwesto sila sa mga kwartong tahimik kasama ang kanilang paboritong laruan. Pwede rin gawin ang calming wraps gamit ang tela o damit para mabawasan ang kanilang stress. Bago pa man magbagong taon, maaari ring sanayin ang inyong mga alaga sa ingay. I-expose sila sa ingay ng paputok habang nakikipaglaro at bigyan sila ng treats. Suotan din sila ng ID tags na may contact details nyo para kung sakali mang mawala o makatakas ang inyong fur baby, mas madali silang maibabalik. Unti-unti na dumarami ang mga dumarayo sa Bukaway, Bulacan para mamili ng mga paputok para sa bagong taon. Yan ang unang balita live ni Bam Alegre. Bam, nagmahal na ba ang mga presyo ng mga paputok dyan? Maurice, good morning. Kumpara noong nakaraang taon, mas mababa raw yung presyo ng mga paputok ngayon. At habang kakaubos lamang ng Noche Buena, maging advance mag-isip at mamili na ng paputok sa Bukaway, Bulacan kung talagang may interest bumili ng paputok. No? Dahil abot kaya pa raw yung presyo nito sa ngayon. Pero asahan daw na sa mga susunod na araw, kapag malapit na sa bisperas ng bagong taon, tataas ang presyo nito. Magdamagan ang bukas sa mga tindahan ng paputok dito sa Bukaway, Bulacan, ang fireworks capital of the Philippines. Ngayong katatapos lang ng Pasko, hindi pa may tuturing na peak time para mamili ng paputok. Ayon sa mga nagtitinda, may isa o dalawang araw pa bago lalong tumaas ang demand habang papalapit ang bisperas ng bagong taon. Para sa safety ng mga mamimili, pati nagtitinda, may ilan ng dapat sunding panuntunan, bawal manigarilyo and no testing.
Meron ding mga naka-standby ng mga drum ng tubig pati buhangin. Pamuksa ng sunog kung sakali. Sa presyo ng mga paputok, ang fountain depende sa size, may 150, 250 at 350 pesos. Ang lucis, 3 kada 200 piso. Ang quitis, 6 na piso kada piraso. Ang 16 shots LF a diamond mula 1,500 hanggang 1,800 pesos. Ang 16 shots dragon naman 1,700 hanggang 2,000 pesos. Mahina po ngayon. Hindi po katulad ng nakaraan, ma'am. Mas malakas po. Kasi mas mababa po ngayon yung mga price. Mm-hmm. Baka pag susunod po, mas tumaas po yung ano, mga price po pag naupos na. Maris, yung mga paputok na legal lamang ang gamitin, yung may talagang may lisensya para tayo ay safety first. At dito sa may Bacaway, Bulacan, ito yung sample nga ng mga naka-standby na mga drum ng tubig, no, para in case of emergency. So may mga ganito. Bawat stall, may ganitong mga malalaking drum ng tubig, may buhangin din talaga para sa anumang contingency. At bukod doon, meron ding consistent na police presence dito. Merong makeshift na station, yung mga pulis dito para nakamatsyag lagi. So ito ang latest sa situation mula rito sa Bukaway, Bulacan. Bamalagran, para sa GMA Integrated News. Naghahanda na ang mga ospital para sa inaasahang pagdami ng mga biktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. May unang balita sina Chino Gaston at Sandra Aguinaldo. Pinasilip na ng Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC ang ilan sa kanilang paghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon. Nakahanda na ang lugar na nakalaan para sa fireworks-related injury. Ipinakita rin nila ang ilan sa kanilang kagamitan. Kunwari po, nasa bugan ng kamay. So ito po, yung tinatawag po namin dito, hand retractor po. So ang kamay po ng pasyente, ilalapag po dito habang nasa operating room. Tapos para mas madali po namin maoperahan yung kamay ng pasyente. Para po nakalatag yung kamay ng pasyente. Higit na marami pa rito ang kagamitan na inihahanda nila sa pagsalubong ng bagong taon. Lahat daw pinaghahandaan nila, pati na yung pagkasira ng buto dahil sa paputok. Ito po yung medical grade po na drill na ginagamit po namin para po magpasok ng mga alambre katulad po nito. Kung gusto po namin na yung buto ng pasyente ibabalik po, ipagdudugtong po ulit, gagamitan po namin ng mga alambre or mga bakal na katulad po nito. Sa ngayon, 4 na pasyenteng nasugatan sa paputok ang nadala sa JRMMC. Minor injuries ito kaya nakauwi na rin ang mga pasyente. Payo ng DOH, huwag baliwalain ito kahit maliit lang. Malinis na tubig at sabunin nyo po. At kung yan naman po ay talagang may iwa, takpan nyo na. Kung may pagdugo, maglagay kayo ng pressure. Bukod dyan, ilang pangunahing dahilan kaya napapasugod sa emergency room ang mga pasyente ay ang pagtaas ng presyon, vehicular accident at respiratory illness sa mga bata. Naka-code white tayo and lahat ng doctors and nurses are on call. We make sure that our medications and supplies are complete in the hospital as we prepare for the coming new year. Kasi nga, we are expecting na baka tumaas pa yung firework-related injuries natin. Isang linggo bago ang bisperas ng bagong taon, handa na ang mga pampublikong ospital sa Quezon City sa posibleng pagdating ng mga masusugatan ng paputok. Sa Quirino Memorial Medical Center, may isa nang naitalang fireworks-related injury. Isang batang nalapnos ang balat matapos tutukan ng lusis. Agad naman itong pinauwi matapos gamutin. Pero para sa mga mas malalang sugat, may bukod na firecracker-related injury ward. Dito nagbabantay ang mga emergency medical personnel para gamutin o kung kinakailangan, putulin ang mga parte ng katawan na mapipinsala ng paputok. Pagpasok natin, ipinakita sa amin ng mga doktor ang ilan sa mga equipment na gamit sa surgery. Bone rondure at iba't ibang mga instrumento pamputol ng buto at ng laman. Kabilang na ang instrumento ito na tinatawag na ring cutter, pamputol naman ng mga singsing mula sa mga mai-injured na daliri dala ng paggamit ng illegal na paputok. Kaya paulit-ulit ang panawagan ng ating mga doktor sa ating mga kababayan, huwag na talagang gumamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Sa tingin ng mga doktor sa QMMC, malaki ang epekto ng kampanya ng DOH para hikayatin ang mga Pinoy na umiwas na gumamit ng mapaminsalang paputok.
Yes, mukhang kumukonti na lang po talaga. Medyo madalang naman na yung mga cargo-related injury natin sa ngayon. Ito ang unang balita. Chino Gaston. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Tradisyonal ng mga Pilipino na maglagay ng bilog na pruta sa hapag bilang pampaswerte sa pagpasok ng bagong taon. Kumustahin natin ang presyo niyan sa Divisoria, Maynila, sa unang balita live ni Darlene Kay. Darlene, tumaas na ba presyo ng mga bilog na prutas? Susan, sa ngayon, mura-mura pa yung mga prutas dito sa Divisoria. Meron ka pang mabibili na 10 pesos o 10 piso kada piraso, kagaya na lang ng lemon at mansanas. Bukod dyan, kakaunti pa rin yung mga mamimili rito. Kaya kung nakikita nyo sa aking likuran, maluwag pa yung mga kalsada at hindi pa siksikan. Maluwag pa ang kalye ng Carmen Planas dito sa Divisoria, Maynila, kung saan tabi-tabi ang mga nagtitinda ng iba't ibang klase ng bilog na prutas. Kakaunti pa ang mga mamimili. Isa sa kanila si Tatay Orlando. Minabuti niya ng mamili ng prutas 6 na araw bago ang salubong sa 2024. Dito raw kasi siya sa Maynila nagdiwang ng Pasko kasama ang anak. Bago raw siya umuwi sa San Jose, Batangas, ay dumaan muna siya sa Divisoria para mamili ng prutas. Konti lang naman ang binibili ko. Yung iba, yung matagal ang tawag dito, yung di nabubulok, yun ang binibili ko para umabot ng bagong taon. Kasi pag sa bagong taon ko bumili, mahal na. Base sa karanasan ng mga nagtitinda rito, simula December 28 o 29, magsisimulang dumagsa ang mga mamimili. Kunti-kunti pa lang, ma'am. Medyo matumal pa eh. Mga tao kasi ngayon, nasa bakasyon pa. Kaya wala pang galing bumibili. Pero nakahanda naman daw ang kanilang supply. Yun nga lang, nagmahal daw ang prutas ngayon kung ikukumpara noong nakaraang taon. Pagayon itong mga oranges po, kasi usually po dati, nasa ano lang po ito, 1-3. Ngayon po tumataas siya 1-5, 1-6, ganun po. Per tray po. Kaya ngayon pa lang, mainam na mamili na raw ng prutas. Susan, 24 oras na bukas yung mga stalls na nagtitinda ng mga bilog na prutas dito sa Divisoria, kagaya na lang dito sa kalye ng Carmen Planas. Kaya isang tip siguro na mabibigay ko sa mga kapuso natin na mamimili dito, pumunta kayo ng maaga, yung madaling araw o yung medyo paggabi na para makaiwas sa siksika ng mga tao. Yan ang unang balita dito sa Divisoria, Maynila. Ako po si Darlene Kay para sa GMA Integrated News. Nga ng China sa Pilipinas para maayos ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi yan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning sa kaniyang press briefing kahapon. Nananatili raw silang bukas sa negosasyon at konsultasyon. Kasunod yan ang akusasyon ng China sa Pilipinas na ang panghihimasok kumano sa kanilang teritoryo. Handa raw silang depensahan ang kanilang seguridad at karapatan. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Department of Foreign Affairs, Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines kaugnay sa pahayag ni Mao Ning. Dati na rin iginigiit ng Pilipinas ng karapatan sa West Philippine Sea base sa desisyon ng Arbitral Tribunal. Sa gitna ng selebrasyon ng Pasko, nakaranas ng masamang panahon ang ilang bansa. Abot tuhod na baha ang sumalubong sa mga residente ng Kalmunz, Germany sa araw ng Pasko. Umapaw kasi ang tubig mula sa Upper Palatinate River dahil sa malakas na ulan sa lugar. Binalot naman ng yelo ang ilang bahagi ng Grand Falls, Australia, matapos magka-hailstorm doon. Nasira ang ilang sasakyan, pati solar panels na ilang bahay. Ayon sa mga otoridad, may sukat na 5 centimeters ang mga piraso ng yelo na bumagsak doon. Wala naman naiulat na nasaktan sa insidente. Halos wala nang maaninag sa kalsada sa New Delhi, India sa tindi ng fog. Naranasan niya sa mismong araw ng Pasko kung kailan ramdam ang malamig na panahon sa ilang lugar sa India. Hirap tuloy ang maraming motorista at pedestrian. Ayon sa Meteorological Department ng India, inaasahang tatagal ang makapal na fog hanggang 4 na araw. Ganyan naman kahaba ang pila ng mga migrant na nagmamarcha ngayon mula southern Mexico patungo sa U.S. border. Abot sa halos 8,000 katao ang sumasali sa nasabing migrant caravan kada araw ayon sa mga otoridad. Karamihan sa kanila galing sa Central at South America.
Meron ding taga-Caribbean na nagnanais makatakas sa matinding kahirapan o karahasan sa kanilang bansa. Ngayong taon, umabot na sa kalahating milyong migrants ang nakatawid sa Colombia at Central America, bitbit ang pag-asang bubuti ang kanilang kondisyon sa Amerika. Kahit bata pa, may mature na advice si Firefly star Ewan Mikael tungkol sa relationships. Uy! Ang advice ko po, paalis ninyo ng third party. May nautag na eh. Ba't pa siya sisingit? Tama! Oh ba naman? Uy, that's a good one. Yan ang komento ni Ewan tungkol sa cheating sa pagsalang niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Nakasama niya sa Christmas episode ang iba pang Sparkle Child stars na sina Rafaela Dicho at Shanna Stevens. Si Ewan ang bida sa MMFF entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs na Firefly. Siya si Tonton, ang batang sasabak sa road trip adventure para hanapin ang isla ng mga alitap-tap. Yes, nakilala naman si Rafael bilang Little John sa Voltes 5 Legacy, habang marami nga naman ang napahanga ni Sienna sa pagganap niya as Lizzie sa Royal Blood. Sa Fast Talk, may entry rin si Rafael at Sienna tungkol sa love issues. Aba? Ang babata? Huwag na huwag kayong mag-aaway kasi mahirap makahanap ng true love. Kailangan pag may onting misunderstanding lang kayo, mag-communicate kayo. Pag naaway po kayo, think about what you have done. So you have to say, sorry po. I love it! How cute! Ang galing kasi sound advice yung mga binibigay nila, no? So communicate, and then isa, bawal ang third party. Ayan, totoo yun. Samantala, nagbabalik ang Kapuso Countdown sa pagsalubong sa 2024. Get ready for the new year! Kasama sa sasalubong sa bagong taon sa SM Mall of Asia, ang Sparkle Stars, Jimmy, gaya nila Julian San Jose, Raver Cruz, Ken Chan, Christian Bautista, Andrea Torres, Sanya Lopez at Miss Universe Philippines 2023, Michelle D. Kasama rin sina Kailin Alcantara, Christopher Martin, Isabel Ortega, Lexi Gonzalez, Ashley Ortega at Javia Mateo. Magsisimula ang Kapuso Countdown to 2024 ng 10:30 p.m. sa Linggo at 4:30 p.m. magbubukas na ang gate at libre po yan, mga Kapuso. Kumpunta na! Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga Kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.